Hi guys, it's Mariju Channel. For today's video guys is gagawa tayo ng binake a la probinsya. Ayan. Naluluto po tayo ngayon ng binaki guys kasama yung buong kaanak ko. Kaya let's go na guys, start na tayo. Kung makikita nyo guys, yung maes ay binalatan siya. Yan, inalis niya yung inalis talaga yung buhok-buhok niya para hindi mahalo at ilalagay siya na sa tubig para hindi siya madaling tumigas. Ayan. Kung makikita nyo guys, yung balat ng mais ay inayos na alisin sa kanyang laman. Kasi ito ang ginagamit nila na at tinatawag nila na alok-ok. Ito yung nilalagyan ng binaki natin, yung paglalagyan binaki natin. Yan. Yan. Maayos na pagkaalis sa laman ng mais. Ayan. Bago natin gigilingin yung mais guys, ihiwalay muna natin yung laman sa pinakakahoy ng mais. Yung tinatawag namin dito na anungal. Yung mga buo-buo sa tagiliran, ayan yung mga tinatawag na anungal. Yung pinakakahoy ng mais. Ayan. At yung iba namin naman naming kasama ay nagkikidkid naman para naman madaling matapos yung trabaho at tulong-tulong po kaming nagawa sa paganitong gawain o ganitong pagluluto. Nagtutulungan po kami guys kasi marami yung niluluto namin. At bago sila nagawa nito guys, lahat naman po sila ay naghugas ng kamay at malinis yung mga kamay. Nagkikidkid yung iba. Yung nahiwalay na nalaman ng mais ay dahan-dahan namang ginigiling ng isang kasama namin o pinsan ko sa kanyang maliit na food processor. Ayan. Makikita nyo guys, maliit talaga siya. Dahan-dahan naman yan itong ginagawa kasi marami na yung na hiwalay na laman na mais. Kaya dahan-dahan yung ginawa ito. Meron ba sa minanak? Pangit. Pangit. Ayan. Ito lang yung may pakita ko sa inyo na ingredients guys. Meron tayong baking powder, evaporated milk, meron din tayong condensed milk. Ayan. Yan, dalawa lang yung may pakita ko sa inyo ngayon, pero marami po yan. Ayan, meron tayong white sugar. Meron pa tayong ayan, white sugar yan guys na hinaluan na ng margarine. Ayan. Ayan. Meron din po tayong margarine. Kasi dapat meron po tayong margarine. Powder. Kasi ang mga ingredients pong ito guys is mga pledge lang po ng mga kapamilya ko na para po ibibigay nila na ingredients dito sa aming nilulutong binaki. Tansya-tansya na lang po yan guys sa mga ingredients na ibibigay o ilalagay nyo sa mga binaki nyo. Depende po yan sa dami ng mga lulutuin nyo. Sa amin po kasi marami yung niluluto namin kasi yung isang buong pamilya po nagkakaisa para magluto ng ganito.
Yan. So yan guys, mag start na nating gawin. Start na nating lagyan ang ating ihalo ang lahat ng ingredients natin sa ating mais na giniling. Ayan. Una guys, yan po yung white sugar na may margarine. Ayan. Dandahan po yung ihahalo guys para po swak talaga yung pagkahalo niya. Ayan. Idagdag na natin yung ibang condense guys. Kung makikita nyo kanina, dalawa lang condense na ipinakita ko. Pero ngayon, lima po yan. Lima pong condense na ang inahalo namin. Tapos yung sinasabi kong optional na powdered milk, inihalo din yun guys. Para talaga todo ang sarap nitong niluluto namin. Pero optional yun guys ha. Kung kulang pa sa inyo, pwede kayong magdagdag ulit ng powdered milk or condensed milk. Ayan. Pagkatapos po nitong haluin guys, haluin ng haluin, pwede na natin itong ilagay sa tinatawag nating alop-op. O babalutin na natin ito gamit yung alop-op natin. Ayan. Start na tayo. Ayan. Ganito yung pagbalot ng binaki guys. Gamit yung alop-op o dahon ng balat ng mais. Balat ng mais pala. Uy, ginoon ko na klaro sa video.
Habang yung iba ay busy sa pagbabalot ng binake ay yung iba naman ay busy din sa pagpapakulo ng tubig para kung may matapos namang mabalot na binake ay pwede nang ilunod o ilagay sa kaldero. Ayan. Medyo madami-dami ito guys kaya mahaba-habang oras yung ano natin para maluto itong lahat na ito. Kaulong sa tag-video din nanay kibasin yung ma-appel ang video ang kuan. Ito ito. Adik lagi nemu nak makan lagi kaya maghawid pa kasi ko adin. Dini ko ni matubangan og nuhod ani. Gana. Butang lang butang. Butang itabangan mo ni sa para ma-balance mo. Aluwak. So habang napakulo ng tubig guys, dapat merong mga maes sa loob nito para mayroong pang breeze sa ilalagay nating binaki. Ayan. Kasi pa, yung binaki kasi guys, kailangan paglagay natin sa kaldero is patayo yan siya. So, merong naka-breeze dyan sa kanila. Ayan. Ganyan lang kasimple ang paglagay guys. Pero dahan-dahan lang po kasi mainit yan. Kumukulo kasi yung tubig na yan. Okay, Ronnie, malakot pa niya sa tubig. Pagkatapos po niyan, pag mapuno na po yan, ay pwede na nating takpan at uurasan po natin ng 30 to 40 minutes po ang pagpapakulo at maluluto na ito. Ayan, pakuluan natin guys. Damihan natin ang kahoy para puro lutong-luto siya. At mas masarap talaga yung lutong-luto yan siya guys. Ayan. Kasi marami pang nag-aabang na pwede nating ilunod sa ating kaldero guys. Pagkatapos ng 40 minuto, ayan, luto na siya guys. Natignan na yan kung luto na ba at natikman na. So, pwede na siyang hanguin sa kaldero at pwede nang ilagay sa malaking lalagyan. Ayan. Daan-daan lang po kasi mainit talaga yan siya. Itong 5 piraso na binaki ay inilaan para sa mga anito o anita na nagbabantay sa maisa namin guys. Kasi mula noon pa sa mga ninuno namin, bago kami kumain o tumikim sa aming mga luto na binaki ay naglalaan muna kami na pasasalamat doon sa nagbabantay sa aming mais o kaya sa mga likas yaman namin na nakukuha namin sa aming lupa. Ayan. Pasasalamat yan guys. Alay.
Ayan, luto na yung binaki natin, guys. Pwede na nating lantakan. Pwede na nating kainin. I hope you like my video for today, guys. Please click like, share, and subscribe po sa aking channel. Para po, at pakihit na din po yung notification bell para updated po kayo sa susunod na video na i-upload ko. Thank you for watching po. Salamat!